Hey, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. This is Alan Burgos from the hashtag wokwithLan channel. Alright, so meron po tayo nakitang post no, from one of the pages na sinusubaybayan din natin. No, nagkaroon po ng ano ha, leak ng prospects no, or unofficial list of cabinet members ni Pangulong BBM, no? Pangulong Bong Bong Marcos. So gusto ko pong ipakita yun sa inyo. Tingnan po natin. Or kaya pwede ko rin pong ano, sandali po ah. Sige. Ano lang po natin ha. Ayun, ito, i-share ko lang po yung document. Oops, nakita na. Ito po, unofficial po ito ha. Unofficial, hindi po to official, pero ano po to, nagkaroon po kasi ng leakage, no? I mean, ito po yung mga list ng possible people who will serve the government under the BBM presidency, no? Ito na, no? Because 31 million Filipinos voted for this man and he is really destined to be the president of the Republic of the Philippines, no other than Bong Bong Marcos. Okay? So ang education secretary, as we all know, sinabi rin natin last night yan, nag-record po tayo last night, that the education secretary is Vice President Sara Duterte. No? So yung qualification niya, abogado siya, yung vision niya, no? Sabi niya, critical thinking, di ba? Tapos, winelcome na rin siya ni Secretary Briones, ng current Secretary of the Duterte administration. Okay? Yung energy naman ay si Mikey Arroyo, no? So, si Mikey Arroyo po ay, kung hindi niyo po alam, siya po ay isang congressman, no, from Pampanga, and at the same time, si Mikey Arroyo po ay isang chairperson po ng Energy Committee ng House of Representatives. So, more or less, alam niya yan, no? Actually, yesterday, he went to one of the sites of FNG, no? Parang ganon. Or FNG ba yun? Something like that. Okay, or it's a energy company, no? Yung executive secretary niya, syempre, definitely, yung spokesperson niya right now, and then the chief of staff, no other than attorney Vic Rodriguez. Okay? So, ang finance secretary, si Cesar Purisima pa rin, no? Purisima, siya pa rin yung ano parang ni-retain, no, si Cesar Purisima ay ni-retain, no, ni BBM, kasi si Secretary Cesar Purisima ay talagang batikan na diyan pagdating sa finance, no. So Secretary Cesar Purisima is hold over, and then he will continue, no, kung ano yung umpisahan, alam na niya yan. So maganda po, no? He is one of the economic managers of BBM, no? Ito po maganda, no? Ang foreign affairs po natin ay si Professor Clarita Carlos. Okay? So sino po magko-question sa qualification ni Clarita Carlos? Baka biglang ano ha, pagsabitin kayo niya ng essay na 50 words, okay? Ito po, hindi ko po to kilala, si Edsel Salvana. Kung kilala niyo po si Dr. Edsel Salvana, paki-comment po diyan, no? Paki-comment po dyan para malaman po natin kung ano pong qualification niya. Ayoko na po mag-research, no? Kasi as is to, no? Kapupulot lang natin ng balita or few minutes ago, and then nirecord na natin ito. Alright, syempre, ang interior local government ay si Mayor Benjamin Abalos, yung dating MMDA chairperson, bago naging campaign manager ni Pangulong BBM, no? So basically meron po siyang ano diyan, no? Meron po siyang karanasan diyan dahil naging matagal po naging mayor yan si Mayor Benjamin Abalos. Okay? Ito po, ito si Justice Secretary Congressman Rodante Marcoleta, no? Iglesia po yan. In the past naman po, no, talagang kay ERAP, kay Gloria, binibigay naman po talaga yung Justice Secretary sa Iglesia, especially if they were supported by the INC, no? Ayan, si Marcoleta, ano po yan, tumakbo po senador, ngunit umatras po siya, napakatalino po, no? Sa kanya po ang Justice Secretary.
Ito po, labor employment institutes of le. No, anak po yan ni Cablas, no, yung dating senador, dating labor secretary, dating foreign secretary. Okay, so talagang ano po yan, no? Ano po talaga, nasa puso niya at damdamin ang paglilingkod sa mga overseas Filipino workers, and not only Filipino workers, but also the laborers or the employees in general, alright? Si Public Works and Highways, kung merkado, siya po yata ang ano ngayon, eh, no? I don't know kung siya, siguro siya ang tawag dito, chairperson of Public Works. Okay, Science and Technology, si Dr. Carlos Arcilla. Hindi ko po masyadong kilala ha, si Kong Mercado at saka si Dr. Carlos Arcilla. Paki-comment na po niya, no? Socioeconomic, Dr. Arsenio. So, socioeconomic, siya rin ang NEDA. NEDA rin yan. Okay, spokesperson ay si Attorney Karen Jimeno. Kaya, nagtaka rin po ako, no? Nagkaroon po na spokesperson kasi ang sabi po ay hindi magkakaroon ng spokesperson. Kundi ay si BBM mismo ang haharap, pero siguro nagbago ang ihip ng hangin, 'di ba? Hindi natin masabi kasi syempre may mga kinukonsider din po 'yang mga 'yan, no? Trade and industry si Jose Veloso, no? Aside from Secretary Prusiba, si Jose Veloso and Arsenio, Dr. Arsenio, yan, mga economic manager siya. Plus, siyempre, yung budget. I don't know sino kaya ang budget, no? Wala pa siguro ang budget. No? Transportation Secretary. Ito, gustong-gusto ko, no? Si Secretary Arthur Tugade, no? Siya po ang pinakamagaling sa akin, no? Aside from Mark Villar, na naging secretary po ni Pangulong Duterte. So, tuloy-tuloy yung mga libreng sakay na yan. Okay, yung libre sakay, yung pagpaganda ng mga MRT, ng mga transportation sector, airport, seaport, tuloy-tuloy po yan. Mabuhay ka, no? Secretary Arthur Tugade. Guys, no, paki-like din po to, Rising Philippines, Developing Philippines. Doon ko po sa kanila nakuha itong chismis na ito. Chismis, yun. Eto, ha? Okay, so, ang gustong-gusto ko po dyan na appointment, si Vic Rodriguez, yan. Cesar Purisima, Carlos, Abalos, Marcoleta, Tuts Ople, ay halos lahat eh. Ito mga ito, hindi ko po kasi kilala eh. Jimeno, yan, gusto ko din po yan. No? Tugade, yan, Tugade. Yun, yun po yung mga yan, no? Especially Tugade. Alright, sige. Maraming salamat po. Ha? Thank you very much sa inyong lahat. Maraming salamat po. And God bless po everyone. Bye-bye! Ay, paki-like po to ha. Paki-like din po yung ano ko ha. Paki-subscribe din po. Paki-share din po ito. Kung gusto niyo pong maparating sa iba yung news na ito. Salamat po ng marami. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye po.